ating tatalakayin sa bilong ito ay tungkol sa dalawang katanungan ng ating ka-TH tungkol sa mga satellite at mga espiritu na tagapagbantay sa mga nakabaong kayamanan ni Yamashita. Bago tayo magpatuloy, para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyo itong ipadala sa aking email address na elmozugwalt@gmail.com. Ang unang katanungan ng ating ka-TH dito ay kung totoo nga ba ang satellite na umiikot sa itaas ng ulap na nagmamanman sa bawat ikinikilos ng mga treasure hunters. Ayon sa karamihan, sadyang ginawa daw ang satellite na ito para obserbahan ang mga treasure hunters dito sa Pilipinas na naghuhukay ng butas. Sa katunayan, noong ako ay nag-uumpisa pa lamang bilang isang baguhan, ay naririnig ko na ang tungkol sa bagay na ito. At masasabi kong walang katotohanan ang tungkol sa satellite na ito. Ito ay pawang gawa-gawa lamang ng mga taong nais takutin ang mga treasure hunters na nagtatangkang hanapin ang mga nakabaong kayamanan ni Yamashita. Pero kung sakaling totoo man ang satellite na ito, simpleng paglalagay lamang ng bubong sa ibabaw ng butas na iyong hinuhukay ang katapat nito. Ang pangalawang katanungan ng ating ka-TH ay kung totoo bang mula alauna hanggang alas tres ng dakong hapon ang nararapat na oras para maghukay ng butas sa lupa. Dahil ito daw ang oras na natutulog ang mga espiritu na nagbabantay sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Ang masasabi ko tungkol sa bagay na ito ay wala itong katotohanan. Ayon sa aking kasamahan na bukas ang kanyang ikatlong mata, kung natutulog ang mga espiritu na tagapagbantay ng isang mahalagang kayamanan, sila ay natutulog mismo sa lugar na kinalalagyan nito. Kaya kung sinubukan mong hukayin ito sa oras ng kanilang pagtulog, sila ay madidistorbo at mas lalong higit silang magagalit at magdudulot ng isang bagay na maaari mo pang ikapahamak. Ayon sa aking kasamahang bukas ang kanyang ikatlong mata, ay may oras na nababagot ang mga espiritong tagapagbantay. Dahil sa kanilang pagkabagot, sila ay pansamantalang umaalis at iniiwan ang kayamanan na kanilang binabantayan para mamasyal. At sa oras na sila ay umalis, ito ang tamang pagkakataon para hukayin mo ang nakabaong deposito sa lugar. Bago tayo magtapos sa bidong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si John Ray Capio na tiga Malaybalay, Bukidnon. Shoutout kay ka-TH na si Marvin Gutierrez na tiga Bukidnon. Shoutout kay ka-TH na si Romel Laylay na tiga Matina, Davao. Shoutout kay ka-TH na si Frederick Samuya na tiga Cagayan de Oro City. Shoutout kay ka-TH na si Ariel Romanilos na tiga San Jose del Monte, Bulacan. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zubwa na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.